Nagpapahinga kami noon pagkatapos naming mag-vlog sa tabi ng ilog. Nang makita namin ang dalagitang ito na naliligo sa ilog. Napakaganda ng dalagita at marunong siyang magbisaya. Kaya medyo napaisip ako, taga saan kaya ang dalagitang ito? Kaya nagtanong-tanong kami at napag-alaman namin na ang pangalan pala niya ay si Jezebel. Isa raw din itong katutubo na mula pa sa Mindanao. Pero paano ang isang katutubong manubo ay napadpad sa mga katutubong dumagat dito sa Bulacan? Kaya napaisip ako paano siya nakarating dito. Kaya nagtanong-tanong kami kung pwede naming makausap ang kanyang mga magulang. Kaya sinundan namin siya ng tingin kung saan siya uuwi. Excited na excited akong malaman ang kwento ng kanyang buhay. May ilan na rin kasi tayong natulungan ng mga katutubong manubo sa Davao. Kaya mga kababayan, narito na po ang kwento ng buhay ni Jezebel. Dito namin nakita yung batang aming nakita doon kanina na napakagandang babae, no? At dito po ang kanilang bahay. Una kami po ay nandito sa Luzon, ha. Wala po kami sa Mindanao, nasa sa Bulacan po ako. Anong tribo ka? Dumagat po. Oh, dumagat. Okay. Si Ate, nanay mo. Opo. Ikaw ay isang manubo. Opo. Napakaganda mong bata, ah. Kasi yung mga manubo talaga, mga mistisa yun, eh. Anak mo siya. Opo. So, ang tatay mo, manubo. Opo. Nasaan si tatay? Nagtrabaho po. Okay. Kailan ka pa dito o doon ka talaga sa Mindanao? Doon po siya lumaki. Doon siya sa? Sa Mindanao po siya lumaki. Okay. Nakapunta ka na ng Mindanao? Opo. Kadarating lang po namin. Apat na buwan po namin ngayon. Ah, so ibig sabihin sa Mindanao talaga kayo nakatira? Nagbakasyon po kami doon sa mga biyanan. Ah, nagbakasyon lang kayo. Pero dito talaga kayo nakatira. Pero siya? Doon po talaga siya pinanganak kasi yung ako po, stepmother na po. Okay, stepmother. So, ilang taon ka nang mag-asawa ulit si tatay? Ano po? 11 years old po. Yan ang nagsama Hindi. Kami. 11 ka nung nagsama kami. Ah, 11. Okay. Ano pangalan mo? Jezebel po. Bagay yung pangalan sa'yo, ha? Jezebel. So, doon ka lumaki? Saan? Sa Mindanao? Doon po sa Balot. Sa Balot Island? Opo. Ah, sa Davao Occidental? Opo. Okay. Kamusta ka? Okay lang po. So, natuto ka ng mag-Tagalog? Opo. Kailan ka pa natutong mag-Tagalog? Matagal na po. Nag-aaral ka ba? Hindi pa po ako nag-aaral ngayon, eh, kasi wala pa po kaming budget. So, hindi ka nakapag-aral dahil walang budget? Opo. Okay. Si tatay ba anong trabaho? Nag-aano po ng seedling. Sa DNR? Opo. Okay. So, nung nag-asawa si tatay ng bago, pasensya ka na ate, matanong ko lang, ha. Nasaan ang nanay mo? Nandun po sa Balot. Nasa Balot? Opo. Bakit hindi ka doon sumama sa nanay? Wala lang po. Gusto ko lang po magpunta dito. Para po makita ko lang itong lugar ng nanay ko. So ilang taon ka na ngayon? 14. Okay. So
mula nung 11 years old ka hanggang hindi ka na nag-aral? Ano po? Nag-aral po ako nung dati. Okay. Anong grade ka na dapat? 8 po. Grade 8? Okay. So, kaya ka na-stop dahil hindi na kaya ni tatay? Hindi po. Okay. Nung nag-aaral ka, kamusta yung grado mo? Okay lang naman po. Saan ka nag-aaral nun? Saan din po? Sa Balot? Opo. Okay. So, nung na-stop ka, ano yung naramdaman mo sa sarili mo? Parang ano pa eh. Yung parang iba po eh, kaiba po eh. Kaiba po parang hindi ka pa nag-aaral kasi parang pag mag-aaral ka, parang may hina ka na pong magbasa. Mm-hmm. Parang narilimutan mo na po eh. Mm-hmm. Gaano mo ka gusto makapag-aaral ulit? Gusto ko nga po eh mag-aaral eh. Mm-hmm. Kaso lang, hindi pa po kami makapag-aaral kasi wala pang budget eh. Okay. Anong buhay mayroon ka nun sa Mindanao? Ano lang po. Kaya lang po kami ng ano eh. Nangingisda lang po doon ng tatay niya. Nangingisda? Okay. Opo. Kasi sa Balot Island. Minsan po ay hindi na po nakakuha si Papa ng ano, isda. Mm-hmm. Minsan po wala po kaming pera. Okay. Minsan walang bigas. Magano yung hingi lang po kami ng bigas doon. So, yung dinatnan mong buhay dito, kamusta? Okay lang naman. Nakakakain naman kayo dito? Opo, nakakain naman. Okay, dahil parehong katutubo eh. Si nanay dumagat, yung stepmother mo, kayo naman manubo. Okay, alam mo ba, nagaling na akong Mindanao. Ang mga tinutulungan ko, manubo, matigsalo. Nakarating na ako ng Occidental, pero yung lugar nyo sa Balot Island, hindi pa. Pero alam ko, napakaganda dyan sa lugar ninyo. Ano? Oh, maganda rin po doon eh. Okay. So ngayon, sabi mo hindi ka na nag-aaral. So ano lang ginagawa mo? Wala po, tumutulungan lang po dito sa bahay. Sa bahay? Okay. Ano yung pangarap mo paglaki mo? Gusto ko nga pong maging teacher eh. Bakit teacher? Na para po matulungan ko yung mga kapatid ko at yung matulungan ko po nangangailangan sa akin. Uh-huh. Okay. So ngayon ganito yung pamumuhay niyo dito, nasa tabi kayo ng ilog. Nagiginto ka rin? Opo, pero hindi pa po ako masyado marunong. Okay. Ikaw lang ba yung kapatid na, o ikaw lang mag-isa? Dalawa po kami. Nandito rin? Opo, pero nagtrabaho po yung kuya. Ah, mas malaki sa'yo. Opo. Ilang taon na siya? 16. Yung nanay mo doon, may asawa na? Meron na po. So, maliit pa daw po siya nung iniwan ng nanay. Ah, iniwan ka ng nanay nung maliit ka pa? Opo. Nagloko ba si nanay? Nagloko po siya eh. Oh. Naghanap po siya ng iba. Okay. May gusto ka bang sabihin sa nanay mo? Wala po. Pero masakit yun, oh. Masakit po talaga. Hmm. Kung may gusto ka lang isang salitang sasabihin sa nanay mo ngayon, ano yung gusto mo sabihin? Gusto ko na lang pong matulungan si mama ko. Hmm. Doon. Kasi gusto ko po, pag makatapos ako ng pag-aaral, gusto ko pong siyang matulungan. Hmm. So kabila nung nangyari, gusto mo pa rin siyang tulungan. Bakit? Opo, kasi nanay ko pa rin po siya eh. Hmm. Kasi doon rin po kami lumabas sa kanya. Tama naman. Maganda yung sinasabi mo ngayon kasi yun yung totoo at yun ang nanay mo. Hindi kailangan na magtanim ng galit kasi alam mo, minsan yung mga nanay, hindi natin ina-expect na ganun mangyari. Pero walang nanay na makakatiis sa kanyang anak. Ang anak pwede pang makatiis eh. No? Okay. Kamusta ang relasyon mo sa stepmother? Okay lang. Ate, kamusta naman kayong dalawa? Okay lang po. Tinuturoan ko naman po na mga kulang po niyang gagawin, mga kulang po niyang kalaman. Pinipilit ko pong malaman niya para maano po yung kanyang isip. Yung gusto ko po yung lumaki po siya na may respeto. Kahit stepmother po niya ako, tinuring ko na rin po siyang anak. Parang nanay din po yung pangaraw ko sa kanya. Okay, kamusta naman yung buhay niyo dito? Ay, okay lang naman po. Kasi nakapasok naman po yung asawa ko sa pagtabas. Nakakakuha po ng kaunting pagkain. Okay, kumain na ba kayo ngayon? Hindi pa po. Bakit? Bakit hindi pa? Wala pa kayong luto? Wala pa? Wala po. Okay, ba't hindi pa kayo nagluluto? Anong oras na? Mainit po kasi hindi po kami makapag-apoy. Hmm. Mamaya-maya lang po pagtagilid ng araw. Okay, kamusta ang pagtulog niyo dito? Okay lang naman po. Yung bahay niyo ba sa Balot Island, ganito din?
Hindi naman. Pero mga kubo din. Opo. Kasi pag mga manubo, masisipag din yung mga yan. Yung ganito rin po, yung ano doon, active, yung ganito. Oo, ganyan din. Nung nag-umuwi kayo ng Mindanao, nag-barko ba kayo o nag-eroplano? Nag-eroplano po kami. Okay. Okay. Ano ulit pangalan mo, Jezabel? Opo. Okay. I-focus mo sa mukha mo. Sige. Okay, Jezabel. Ngayon bang pasukan, makakapasok ka? Hindi ko po alam eh, kasi wala pa po akong card. Yung nasa Mindanao pa? Opo. Kukunin pa. Okay. Yung salita nyo, manubo, di ba? Opo. Marunong ka pang magsalita ng manubo? Marunong po ako, pero hindi pa masyado. Maupiya? Maupiya. Ano yung kanta nyo? Alam mo yung kanta ng ano? Ano nga yung pinakanta natin? Pag-aral ka pa. Ha? Pangarap ko na pang mag-aral. Gusto ko na pang mag-aral. Napakaganda nitong bata na to. Pilitin mo. Ate, hindi talaga siya kaya pag-aralin niyo? Kaya naman po. Titingnan ko lang po baka po makapag-enroll siya ngayong pasukan. Kasi nandun po sa Mindanao ang lahat niyang gamit. Yung mga papel po niya para pang transfer. Kamusta ba yung grade mo na nag-aaral ka? Okay lang po. Ano yung pinakamataas mong grade? Alam po, 93 or 94. Pinakamababa? 89. Grabe, sayang. Ano lang po ako na-stop. May challenge ako sa'yo. Kapag nakuha mo yung grade mo doon, may nanonood akong sponsor, matutulungan ka namin sa pag-aaral. Salamat po. Kasi nangihinayang ako sa 89-94 para makabalik ka sa pag-aaral. Gusto ko lang ako mag-aaral. Kaso lang wala pa po kami budget. Tapos hindi ka po nakuha yung ano ko doon. 37 ito. Pilitin mo mag-aral, ha? Ha? Pilitin ko po mag-aral. Parang... Sayang yung kinabukasan. Ate, pag nakatapos si Jezabel, matutulungan ka nito. Pinapangaralan ko nga po na pilitin ko niya makatapos kasi hindi lang po ako yung matutulungan niya, pati yung tatay niya. Masigit din po yung nanay niya. May namimiss ka ba dun sa inyo? Meron pa. Ano yung namimiss mo dun sa lugar niyo? Namimiss ko po nanay ko eh. Nanay? So, ibig sabihin nung umuwi ka, nakita mo siya? Sino po? Nanay mo. Hindi na po ako umuwi dun eh. And then, nung umuwi ka, nung nagbakasyon, hindi ka kasama? Ito ako nagbakasyon po ka. Hindi po. Dun pa ako kay. Dun pa po. Ah, nandun ka. So, okay. Ngayon ka lang dinala. Oo. Ah, so namimiss mo na ang nanay mo? Opo. Piniyagan ka bang pumunta dito? Wala po, kasi kami po yung nag-desisyon ni kung isama po kami. So parang gusto mo lang talagang makita yung Maynila? Opo. Kamusta naman ang makita mo ang Maynila? Okay lang naman po. Yung first time ko pong makita yung Maynila, nagandahan po. Opo, pero namimiss mo na rin umuwi? Opo. Bakit gusto mo na umuwi? Hindi ko. Gusto ko pong makita nanay ko eh. Okay, gusto mo lang makita ang nanay? Opo. Okay, sige. Meron kaming ibibigay na tulong para sa iyo. Ngayon ba may... Ate, ngayon ba may pera kayo? Wala po kami pera. Ikaw? Wala po. Nakita kisa kita doon, tumatambay ka. Oo, oh, naginihintay ko po sila kaya rabo eh. Oo. Oh. Kasi nagpabili po ako ng
Rayvan. Nang? Rayvan po. Ano yun? Rayvan po. Rayvan? Po. Ano yun? Yung salamin. Salamin. Ah, isa suot mo. Kasi siya kanina. Nakaskwenta ka daw. O saan galing yun? Hiningi ko lang po. Hiningi. Okay. Di ba sa mga katutubo, normal na maagang nag-aasawa? Opo. Buti hindi ka nabuya. Hindi po. So hindi ka pa mag-aasawa? Hindi ko po. Eh, gusto ko na po. Gusto ko lang po ang makapagtapos ng aral. Okay, sige. Mayroon akong ibibigay sa inyong mag-ina. Kahit hindi kayo magnanay, okay naman kayong dalawa, ate? Okay. Hindi kayo nag-aaway? Minsan pa nag-aaway, pero yung pangaral lang po doon sa bilang anak ko siya. Anong pinag-aawayan nyo? Hindi naman po kami nag-aaway na yung talagang ano. Hindi, pangaral ko lang. Pangaral? Opo. Okay. Po, nagkakamali. Natambagan po siya yung wala pinapangaralan ko siya. Huwag mo yung gagawin kasi masama yun. Tama. Oo. Oh. Okay. Nanghihinayang ako sa'yo, Jezebel, ha? Kailangan makapag-aral ka. Isipin mo yung challenge ko, ha? Madali lang mapakuha ang birth certificate, ang card, kung may kukunin kang card doon, transit records, pwedeng ipa-LBC yun dito sa Maynila o sa Bulacan. Pakukuha mo. Ipapakuha ko sa nanay ko. Sige, pakuha mo, ha? At babalikan kita kapag nakuha mo yan, may tutulong sa'yo. Ha? Kasi nanghihinayang ako mga kababayan, sayang, eh. Okay. Kasi yung mga katutubong katulad nyo, napamahal kayo sa akin. So, kaya natutuwa ako na meron ditong manubo. Kunin mo to. 1,000 para sa'yo. Thank you po. Thank you so much ating sponsor kay Tita Marites Rodriguez para po sa 6,000 pesos. Kunin mo tong ano. Ate, 1, 2, 3. Kunin mo yung 4,000. Ha? Okay ba kayo? Kumain na kayo, ha? Magluto. Ha? Okay. Ayan, narito na po yung tatay ni Jezebel. Ano pong pangalan mo, kuya? Juar po. Juar. Juar. Sagmayon. Sagmayon. Okay, ikaw ay manubo. Oo. Okay, from Balot Island. Balot Island po. Davao Occidental. Oo. Paano kayo napunta dito sa... Dito po ako nakaasawa. Okay, si ate. Oo. Okay, pero sabi ni Jezebel, mayroon ka dating unang asawa. Oo po. Anong nangyari? Nagkahiwalay po kami dahil sa mga, yung hindi siya naano yung sa pag-asawa namin dati, kasi medyo bata pa kami. Yung parang hindi pa naano yung sarili niya na maging isang pamilya. Yung gusto pa niya yung nasa... Gagala sana yung gusto niya. Okay. So, ilang taon ba kayo noon? 14 po siya. Ako ay 16. Okay. So, dahil katutubo kayo noon, talagang yung pag-aasawa ay maaga pa. Oo, maaga okay. Pa. So, ngayon, ang naging asawa mo din, si ate, nakatutubo din. Oo. Paano kayo nag-meet? Gano'n po kami, Facebook. Doon kami nagkaano. So, hindi mo alam nakatutubo siya? Hindi. Alam ko na siya nakatutubo rin. Uh-huh. Katutubo po dito sa Maynila. Oo. Uh-huh. Sasabi niya sa akin ay pupunta din ako dito, ay gusto ko talaga siya, ay yun ay pumunta ako. Okay. First ate, time. Okay, so first time mong pumunta ng Maynila? Oo, first time so, po yun. So paano kayo nag-meet? Ano ko siya kasi, ay naano ko siya sa Facebook. Oo. Ay yun ang sabi niya sa akin. Pero may dati din siyang asawa. Ayun na, ano niyo, may dating asawa. So dati meron ka lang palang asawa ate. Sorry po, nakikimarites kami. Okay, kaya naman naano ko dun sa kwento nila kasi parehas po silang katutubo. Tapos, meron tayong manubo na tinutulungan ko sa Mindanao, mga manubo, Matigsalo, Bilaan. Oh, kasi ako ay nagbablog din sa Mindanao. So, kaya ako ay na-surprise na meron tayong isang katutubong manubo na narito sa Bulacan, nasa Sarason. At ang napangasawa ay katutubong dumagat. Okay. So, si Jezebel kasi na-stop daw sa pag-aaral. Mm-hmm. Bakit siya na-stop? Na-stop po siya dahil pumunta kami dito. Yun, na-stop siya. Uh-huh. Yung titumaya kasi pumunta naman ako doon at kinuha ko sila. Uh-huh. Kasi nandoon po sila sa lola nila. Yung namatay yung lola nila, kinuha ko na po sila. Okay, so kumbaga hindi na, kumbaga napapabayaan na rin nila kung hindi mo kukunin. Kung hindi ko kukunin, napapabayaan po. So kaya na-stop siya sa pag-aaral. Okay, ngayon nandito siya sa Bulacan, paano mo siya pag-aaralin? Yan lang ang ano ko, sir, na kailangan sana makapag-aral po sila.
makapagtuloy po sa pag-aaral. Kaya ano yung pangarap mo para kay Jezebel? Pangarap ko po ay sana kung ano lang ano Panginoon para sa amin na makapatuloy po siya. Para makatulong din sa amin na mga magulang niya. Okay. Sige, tutulungan kita na makahanap ko ng sponsor para ngayong pasukan, makapag-aaral siya. Sayang eh, no? Matalino pala siya eh. Pinakamababa niya is 89. Mm-hmm. Pinakadako niya na grade 94. Mm-hmm. So, sayang. So, ibig sabihin matalino yung bata kung hindi natin bibigyan ng chance makapag-aral. At alam naman natin na sa panahon ngayon talagang napakahirap magpa-aral ng bata. So, kasakali, mapick siya nung isa sa mga sponsor namin, matulungan ito na makapag-aaral. Mm-hmm. Okay. Ilang taong ka na ulit dito? 2 taon. Galing mo lang mag-Tagalog? Grabe pa. Yung pagdating mo dito, syempre, yung twist ng dila mo, Bisaya at saka yung salita nyo. Oo, pag kami po, sir, yung ano ay, pag sa mga anak ko ay, Bisaya yung salita. Kaya pala natuto na siya mag-Bisaya yung asawa mo. Lagi ko siyang tinuturuan para siya ay matuto rin sa pag-Bisaya. So kaya wala ng problema. Oo. Ang galing, no? Isang katutubong dumagat, isang katutubong manubo, nag-mix into one. Nakabuo ng salitang pwede palang mag-usap ng isa lang. Bisaya, Tagalog. Marunong ka na rin salita nila? Oo. Marunong rin ang salita nila. So medyo may pagkakaiba, di ba? Pagkaiba talaga. Pero napansin mo yung tono. Oo. May similarity, di ba? Mayroon. Okay. Ano yung magandang umaga sa inyo? Yung sa inyo? Sa manubo. Oo. Maupiya. Piyay salam. Ha? Mapiyay salam. Mapiyay salam. Okay. Sa kanila. Saan yung magandang umaga sa... Ano yung magandang umaga sa kanila? Masapat abi-abi. Ang galing, no? So, ang dami mo na talagang natutunan. Oo, marami po. Galing, no? Ikaw, marunong ka na ng salita nila? Hindi pa? Hindi pa. So, inaaral mo naman? Okay. So, ang galing talaga. So, at least nakilala ka namin. At sabi ko sa isang araw, siguro, napansin ko walang gaanong damit yung anak mo. So, okay lang ba na hiramin namin sa pansamantala? Like, for example, iuwi ulit namin siya dito. Pero, bibilhin lang namin siya ng damit. Okay lang? Okay lang. Okay, wag ka matakot sa akin, ha? Sa amin ng team, pwede mo naman kami i-search sa Facebook o sa YouTube, Pugong Bihero. Makikita mo doon, lahat ng tinutulungan ko galing Davao. Mula sa Ata Manubo, Matiksalog, makikita mo doon, mga katutubo din. No? Makikita mo naman sa Facebook kung ano yung nagagawa at sa YouTube na nagawa namin. Kung mag-alala, kung ilalabas man namin siya, humingi kami ng permiso sa iyo sa susunod na mga araw para lang mabilang siya ng mga damit. So, dalaga na itong anak mo. Tapos, kailangan magpag-ingatan. Alam mo naman dito sa Luzon. Tapos, ingatan mo siya na huwag siyang tukso sa maagang pag-asawa. I-save natin yung bata sa magandang kinabukasan. Tapos, kasi alam mo yung edukasyon lang talaga yung paraan para mabago natin yung buhay. Basta ngayon nakikita ko na nandito kayo sa tabi ng ilog. Pagkatapos ng tag-araw at babalik yung tag-ulan, saan kayo titira? Nandiyan na po sa punduhan. Dito na? Oo, nandiyan na po. At babalik naman kami doon ay, kasi po sir dito ay, dito malapit lang kami sa tubig. Pag nandoon ay wala pong tubig, malayo at wala rin akong sasakyan na pwede kami makapunta rito. Oo, wala naman akong motor. Ganito kasi yung buhay namin at magbubuho lang. Yan ang kukunin namin. Ano yung magbubuho? Buho, itong mga buho na ito. Yun ang yung kawayan. Oo, yan ang hanap buhay namin. So, binibenta niyo yan sa mga Tagalog? Oo. Yan po, binibenta namin. So, magkano yung nabibenta isang ganyan? Yung ganyan po, 100 po yun. Ang bawat isa niyan ay piso. Piso po yung isang big case niya. Yan po yung kawayan na nakukuha nila dito sa bundok. So, malaking tulong din pala para sa kabuhayan. So, paano pag walang ganyan? Ay, wala akong hanap buhay. At dito na lang po, minsan ay dito na lang kami sa ilog ay magano kami ng pagginto-ginto riyan. Kung minsan ay makaano lang kami, isang guhit, may isang linggo, ganun. Sa konting ginto. So, mahirap ako hanapin ng gunti dito. Po. So, dun sa sinasabi mong lugar, ay doon ay magtatanim kayo ng mga gulay. So, bundok din yun. Sa punduhan. Andyan lang po sa ibabaw. Sa ibabaw. Andyan lang. So, paano kayo titira doon? Kasi andyan po yung ano namin. Andyan kami nakatira. Sa ano na yun. So, parang squadron lang? Oo. Yun lang ang inano sa amin. Nandiyan kami makatira. Lahat namin na mga katutubo. Nandiyan makatira. Okay. Yung pamilya mo nasa sa Balut Island? Oo. Yung tatay ko lang nandoon. May nanay ka pa? Wala. Napatay na po yung nanay. Mga kapatid? Mayroon po.
Pakialam ba ng mga kapatid mo na ganito yung buhay mo dito? Hindi po nila alam. Hindi naman sila nakapunta rito. At sinabi ko naman sa kanila, yung hanap buhay ko doon ay kukuha lang kami ng buho. Mm. O magtatabas po kami. Bawat araw. Mm. Ganina po ay galing kami nagtatabas. Mm. At ano lang ang araw namin. Mm. 350 ang bawat araw namin. Okay. Nanonood ngayon yung mga kapatid mo. Anong gusto mo sabihin sa mga kapatid mo? Ang sasabihin ko lang sa kapatid ko, sana hindi sila mag-alala sa akin. At maganda naman din ang medyo buhay ko dito. At ligtas naman din ang buhay ko. Sana magpakabait din sila doon at ako ay nagpakabait din dito sa lugar na ito. Okay. Sige. Salamat. At thank you sa pagpapatuloy sa inyong bahay. Salamat, Isabel. So, babalitaan ka namin. Babalik kami sa isang araw, no? Para matulungan ka namin at mabilang ka namin ng mga damit at ibubuwang kailangan. Sinabi ko sa kanya, yung card niya, kung makukuha niyo sa Balut Island para makita namin, pwede namang iba-LBC yun at pwedeng picturean o what, pero mas maganda kung papa-LBC yung birth certificate, card, transcript, or good moral character. Yun lang yung kailangan. Good moral, card, birth certificate. May birth certificate. Meron. Yung birth certificate na bago nila. NSO? Authentication. Ano ba yung may mahal yung ano? Yung dilaw na... NSO? PSA. 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 Oh. Okay, PSA. So, yun lang yung kailangan namin. So, para pag nakita ko, natutulungan natin yung bata makapag-aral. Okay, kuya? Oo. Sige po, marami pong salamat. God bless po sa inyo lahat.